Biyahe muna tayo mga masters, samahan niyo ako sa paglalakbay. Hello po sa inyo lahat mga masters. Ito nga pala yung biyahe namin na galing kami ng Masbate to Manila, noong Holy Week, late upload lang. Shoutout nga pala dyan sa mga BTS group na sila Engineer Beto, John John Sandegan, Rafi aka Cupido, Lupi Victoria, Alex Fabriguez, Christopher Fabriguez, at si Virgil the Businessman. Shoutout na rin sa Malaca Motor Shop sa Ibayolias Road, Marilao, Bulacan na sila Sir Mags, Ma'am Florin, Neil Babero at Obet the Rider. Stay put lang muna kayo dyan sa shop, babalik ako sa January 2024. Nakakati mo lang. Nandito tayo sa taas ito. Ate Munan, bitukang manok. Pagbilaw. Pagbilaw dito? Pagbilaw na pala, pagbilaw. After doon sa bitukang manok ay nag-stop over muna kami dito sa makasaysayang tulay ng Malanganlong na makikita sa Tayabas, Quezon. Ito pala ay ang pinakamahaba at isa sa mga pinakamatandang tulay na ginawa noong panahon ng mga Espanyol. Isa ito sa mga itinuturing na national cultural treasure dito sa ating bansa. Meron itong kabuuang haba na 445 talampakan o 136 na metro. Sinimulan itong gawin noong taong 1840 sa pangunguna ng isang ministro del pueblo na si Padre Antonio Matias, isang Franciscano, at natapos naman ng taong 1850 sa panahon na ni Gobernador Silo Don Julian S. Francisco. Naitayo ang tulay at natapos sa pamamagitan ng sapilitang pagtatrabaho o forced labor na tinatawag din na polo y servicia, na ang mga trabahador na nagpakahirap gawin ito ay ang mga mamamayan ng Tayabas o Tayabenzi. Sa tibay ng tulay na ito ay hindi ito gumuho nang tinaniman ito ng bomba ng mga Amerikano noong World War II. Ang ginamit na materyales sa paggawa nito ay 100,000 adobe blocks, apog, molasses at itlog. Ang tulay na ito ay idineklara ng National Historical Institute na mas kilala na sa tawag ngayon na National Historical Commission ng Pilipinas bilang isang markadong makasaysayang istruktura sa pamamagitan ng paglalagay ng isang marker ng kasaysayan. Noong 12 ng Agosto taong 2011 nang idineklara ang Malanganlong Bridge kasama ang 10 tulay ng Tayabas bilang isang National Cultural Treasure. Isa ito sa mga kayamanan ng bayan natin na dapat ingatan para sa mga susunod pa na henerasyon. Ito ay protektado ng pamahalaang panlungsod sa ilalim ng ordinansa bilang 17-18.